Sa nakaraang video, nalaman nating willing nang tanggapin ng dwarves ang proyekto sa Fahilia. Nagbardagulan pa nga sila para mapagdesisyunan sino sa kanina ang sasama. Sa Fahilia naman, dahil wala pang trabaho masyado ang prinsipe, inisip nitong samahan muna ang kapatid dahil tila bored ito sa paulit-ulit na rutin doon. Pero bago natin ipagpatuloy ang istorya, shoutout muna sa inyong walang sawang nanonood. Maraming salamat sa inyong suporta. Balik sa kwento, naisipan ng magkapatid na maglaro ng chess, pampalipas oras. At nang ma-checkmate ng prinsipe ang kapatid, iritang-irita ito at hinagis ang board, sabay sabing hindi niya raw kaya yon. Hindi naman in-expect ng prinsipe ang reaction nito. Nagmaktol naman ang ate niya at sinabing hindi daw siya mapakali dahil sa larong iyon. Dagdag pa niya, masyado daw seryoso ang kapatid nito at hindi siya pinapanalo. Sagot naman ni Errol na pinag-isipan niya daw mabuti ang gagawin nila since malamig sa labas. Hindi daw pwedeng bored na ito agad. Pumayag na itong isihan na lang daw niya ang paglalaro. Binigyan niya naman ito ng artifact na pwedeng gamitin para daw mag-improve siya. Makakatulong daw ang kwintas na yun para mas bumilis ang paggana ng kanyang utak. Sa isip naman ng prinsipe, sa mga past life niya, ang chess experience niya ay 100 times better sa mga ordinaryong tao. So given na daw na dapat wag niya masyadong seryosohin ang pakikipaglaro sa kapatid. Dahil doon, bumalik na sila ulit sa laro, pero kahit nagamit ng prinsesa ang kwintas tila hirap na hirap pa din ito. Hanggang sa nabasag na nga ito dahil nag-explode ang mana circuit. Kumukulo na ang dugo ni Kainie kaya naman nilabas niya ang kanyang espada sabay sabing, hindi ba't sinabi kong hindi ko kayang gawin ito. Bigla niyang winarak at hinati ang chessboard sa sobrang galit. Sabi naman ni Errol sa ate niya na isang masterpiece daw ang chessboard na iyon. Proud naman nitong sinabi na, hindi na sila pwedeng maglaro ng chess ngayon at sagot ng bida, syempre, hinati mo na eh. Problemado naman siya sa kung ano ang gagawin sa kapatid at ayaw niya rin naman daw na lumabas dahil nga sobrang lamig. Ganito din ba kayo sa mga kapatid niyong pasaway? Minsan, mas makulit pa yung nakakatanda minsan eh no. Tinanong naman ni Errol ano daw ba usually ang ginagawa ng kapatid niya. Sabi nitong train na train lang daw buong araw. Sa isip ng prinsipe, pumepetex lang ba daw siya talaga dahil tulog lang ito ng tulog habang puspos sa training ang kapatid nito. Napaisip siya na extremely outdoor ang ate niya habang siya ay indoor ang gusto. Saan daw kaya sila pwedeng mag-meet? Bigla namang sabay na tumunog ang kalamnan ng dalawa sa gutom. Sabi ng bida, sa ngayon mag-lunch na muna daw sila. At nagkaroon siya ng bright idea, sabay sabing, ate, kung may oras ka, gusto mo bang samahan akong magluto? Di naman maipinta ang reaksyon nito, dahil sa sinabi ng kapatid. Sabi ni Errol na magandang oportunidad daw iyon since meron silang free time. Imbes na ma-excite, sagot ng prinsesa na kailangan pa ba daw iyon. Meron naman iba na pwedeng magluto. Hindi kasi siya marunong, sabi ni Errol na hindi ba daw at gusto nitong maging knight. Then dapat daw at least ay marunong itong magluto kahit mga simpleng putahe lang. Mula pa daw noon, ang knight ay hindi lang basta guard at escort, maraming mga insidente ang pwedeng mangyari sa mga expedition nila para kumalaban ng mga monsters. Pwede daw silang ma-stranded ng isang linggo o higit pa. Hindi ba raw kakain sila sa buong expedition? Hindi pwedeng basta kainin lang nila kung ano ang makita doon dahil posibleng mamatay sila sa food poisoning. Kaya naman, isang importanteng skill ng knight ang pagluluto. Napakarami daw rason para aralin ito ng ate niya. Pumunta naman ito sa gilid at nag-agree sa kapatid. Huwag daw itong mag-alala dahil tutulungan naman daw siya ni Errol. Sa isip ng bida, gagawin naman talaga daw ng nakababatang kapatid na turuan ang ate na magluto sa day off niya, diba? Ano sa tingin nyo? Let me know in the comments below. Nag-apron na ang dalawa sa kusina at sinabi ni Errol na ready na ang kapatid niya. Ang gagawin daw nilang dish for today ay stew. Isang simpleng dish na gagawin lang sa pamamagitan ng paghahalo ng meat at gulat then papakuluan lang. Palagi din daw itong kinakain sa mga kampo. Isa pa, meron itong lowest possibility for failure. Pinakita namang na food poison ang dalawa na nakahandusay sa lapag. At least daw hindi iyon mangyayari sa kanila kung sila mismo ang magluluto ng pagkain. Sinimulan na ni Kainia sa paghihiwa ng gulay at napabilib naman ito si Errol dahil sa galing niya sa paggamit ng kutsilyo. Sabi naman nitong, yun lang daw ba? Wala daw iyon. Matalim din daw kasi ang binili nilang kutsilyo sa Shopee. Buti na lang merong link sa comment section sa baba.
Ngayong na-prepare niya na ito, ilalagay niya lang sila sa lutuan at titimplahan ito. Maghihintay lang silang kumulo ito at maluto ang mga rekado. Finally, after ilang minuto, ready na ang kanilang stew. Natuwa naman si Kenia dahil mukhang mas okay ito sa inexpect niya. Nag-agree naman ang bida at sinabing okay nga daw ang kinalabasan. Since siya daw ang gumawa lahat ng pagluluto noon, wala na daw sigurong magsasabing hindi siya marunong magluto. Dahil dito, mission complete na ang bida sa kapatid. Pagkatapos daw nilang kumain, babalik na siya sa kwarto para matulog at magpahinga na ulit. Nagpasalamat naman si Kenia sa kanya. Pero biglang may dumating na nagmamadaling servant na sinabing may problema daw sila. Nagulat ang bida dahil sinabihan niya itong huwag siyang gambalain buong araw. Pero dahil sinuway nito ang utos niya, siguradong seryoso daw ang nangyari. Kaya napatayo ito sabay tanong, ano daw ang nangyari? Sagot nitong, marami raw na mga dwarves ang dumating. Kakaiba naman ang reaksyon ng bida sa narinig nito. Hindi ito makapaniwala sa narinig. Paiyak nitong sinabi, mga dwarves daw ang dumating, at marami daw hawak na mga tools. Binataan daw siya nilang kikatila ng buhay kung hindi tatawagin ang prinsipe. Parang nahimite naman ang bida nang sabihin nitong please your highness, iligtas mo ako. At dahil nandoon na nga ang mga dwarves, mukhang tapos na ang day off nito. Napaisip naman itong, hindi ba daw common sense na kapag pinadalhan ka ng liham ay magre-reply ka muna bago gagawa ng susunod na hakbang. Hindi niya inakalang bigla-bigla na lang silang pupunta doon. Ngayon kailangan niya daw magpaka-dignified at I welcome sila bilang Lord. Sinabi nitong, good seeing you. Kayo siguro ang mga nagpapatakbo ng Iron Factory. Bigla naman lumapit si Aiken sa kanya sabay tanong kung siya ba daw ang batang gumuhit ng blueprint na pinadala sa kanila. Siyempre to the rescue ang escort knight nito at prinotektahan ang prinsipe. Sinabi nitong rude daw ang ginawa niya kaya dapat ay humingi siya ng paumanhin sa prinsipe. Sinabi naman nitong, para sa babae, tila masyado itong matapang. Binulong naman ng bida na pigilan nito ang sarili dahil sinabi na ni Daemon na ganun lang daw talaga ang mga dwarves. Naiintindihan naman daw nila ang human status system, pero wala silang paki kahit na royal pa ang kaharap nila. Binyantaan pa nga nito once ang hari at tinawag na stupid bastard ng pinaikli niya ang deadline sa kanila sa ipinagawa. Sabi-sabi daw na kapag mas magali lang na dwarf, mas rude daw. Dahil ibang race daw sila, dapat daw nila silang tratuhin pa rin ng tama. Hindi naman ito matanggap ni Asha pero wala siyang choice. Sa isip ng bida, kailangan niya nang tapusin ang pag-uusap nila. Kung meron daw mangyaring mali siguradong babalatan ni Asha ng buhay ang mga ito. So sinagot niyang, siya nga ang gumawa ng blueprint. Hindi naman makapaniwala si Aiken at tinanong kung nagsasabi ba daw ito ng totoo. Baka tinatago niya lang ang totoong master craftsman somewhere. Proud naman itong sinabi na siya raw ang craftsman na iyon. Ilang beses niya ba daw dapat sabihin para maintindihan nila? Sa bagay, kung iisiping isang bata na hindi man lang makabuhat ng hammer ang makakagawa nun, kakaiba nga daw iyon. Pero sinabihan niya si Asha na sige na at kalabanin ito. Sagot niyang hinihintay niya lang daw ang hudyat nito. Gagawa daw ito ng dwarf meat sashimi para sa dinner nila. Sa huli, pinatigil ng mga butlers sina Errol at Asha. Magkakasundo pa kaya ang mga dwarves at ang prinsipe at matutuloy kaya ang proyekto niyang gumawa ng high quality paper. Alamin natin sa susunod na eksena. Muli, bilang suporta sa ating channel at para tuloy-tuloy ang ating uploads, siguraduhing mag-like, comment, share at subscribe. Pindutin mo na din ang bell button below para updated ka sa next upload namin. Maraming salamat sa panonood, Oni-chan.